kagalakan. Kapatid, alam ko nalulungkot naman tayo. May problema at pagsubok. Amen? Hindi nawawala yan. Parte talaga ng ating buhay Kristiyano. Kahit ganong sikat natin sa buhay, hindi magiging perpekto ang buhay. Pero isa ang sikreto, maging kontento ka. O ano man yung maging sitwasyon mo, maging mayaman ka o mahirap ka, may kagalakan ka sa puso kasi alam mo sapat ang ating Diyos. Hindi ko naman sinabing maging mahirap kayo. Hindi ko rin naman sinabing maging maghangad tayo ng bagay na hindi naman dapat hangarin. Pero kailangan i-balance na may kagalakan sa puso. Hindi ko naman yung sinabi mo, tawa ka ng tawa, para ka ng baliw. May problema ka, ayun yung mga toxic positivity. May problema ka ng lahat, tawa ka pa ng tawa. Kapatid, practicality naman din, di ba? Kailangan, sabi nga ng Panginoon, may mga kalungkutan din siyang ibinibigay na nagdudulot ng pagsisisi. Mga kalungkutan na galing din sa Panginoon, pero ang sabi niya dito sa atin, dapat meron tayong kagalakan, kaligayahan sa ating mga buhay. Kaya kahit na tayo minsan nalulugmok ng pagsubok, mararanasan pa rin natin ang kagalakan. Kaya pa rin natin ngumiti. Diba? Kaya pa rin natin mag-encourage ng ibang tao. Kasi hindi tayo nauubusan. Dahil ang source natin ng kagalakan, hindi pera, hindi trabaho, hindi pamilya, hindi kaibigan, hindi kung sino man o lover. Ang source ng kagalakan natin ay ang social media. Hindi, ang Panginoon. Siya ang ating kagalakan.